Mga pamilya, isinulong ng Makabayan Block sa Kamara ang panukalang itaas sa 750 pesos ang sahod ng lahat ng manggagawa sa pribadong sektor. Layo ng panukala na mabigyan ang tinatawag na living wage ang mga manggagawa, lalo't nakababawi na nila ang maraming industriya mula sa epekto ng pandemya. Kaya para sa mga pribadong manggagawa, malaking bagay kung maaaprubahan ito. Yan ang Headline Pilipinas ni Andrea Taguines. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, tila mayroong napag-iiwanan at yan ay ang sweldo ng manggagawang Pilipino. Kaya naman pabor ang maraming empleyado ng mga pribadong kumpanya sa panukalang batas na dagdagan ang kanilang arawang sahod ng 750 pesos. Sa kasalukuyan, nakapako sa 570 pesos ang minimum wage sa Metro Manila at mas mababa pa sa ibang rehiyon tulad ng BARMM kung saan 340 pesos lang ang nakatakda. Para sa fast food restaurant employee na si Ems at sa taga-install ng billboard na si Jerry, hindi ito makatarungan. Mas lamang yung pagod po kaysa sa sinasahod. Kasi ang minimum lang ngayon nasa 570. So yung kung bibili ka ng pang-araw-araw na pagkain mo, pamasahe mo, halos doon lang din napupunta, wala ka na itatabi. Pagkano lang yung Pilipino? 500 po. Anong oras na kami na nauwi? Minsan po umaga na. Inaabot na po kasi kami ng alas 4. Alas 4 na ng umaga na. Dapat talaga po taasan po 'yan eh. Kahit ang BPO worker na si Victoria Santos na kumikita ng mas malaki sa minimum wage ay nahihirapan daw sa pagbabudget ng kanyang sweldo. For me, not enough kasi yung ulam mo pa lang sa isang araw, nagre-range na siya kasi yung kilo ngayon ng mga kuwari, pork, 320, ganyan. Tapos yung sibuyas, di ba, naging issue din yan before. So yun, parang sobrang kulang. Iba kasi hindi. Meron pa silang, syempre, may mga anak sila, may mga bills to pay. Isinisulong ng Makabayan Block sa Kamara ang 750 pesos na aumento sa sahod para magkaroon ng family living wage ang mga manggagawa o kitang kayang tugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng isang pamilya. Naniniwala din ang grupo na nakakabawi na ang pribadong sektor mula sa pandemya kaya kakayanin na nitong magtaas ng pasweldo. Para naman sa mga maliliit na negosyo, maaari raw silang humingi ng suporta mula sa gobyerno sa pamamagitan ng wage subsidies. Para sa Headline Pilipinas, Andrea Taguines, ABS-CBN News.